Hi! Welcome back! Last time, nireview ko ang Ajazz i305 Pro na isang budget wireless gaming mouse. Ngayon naman ay i-review natin ang isa pang wireless mouse na mas mura. At titingnan natin kung papasabay ito para maging gaming mouse o baka naman kaya sinadya nilang hindi lagyan ng gaming label ang mouse na ito ay dahil hindi pala talaga ito para sa gaming. At ang design nito ay ginawa lang para maging gamery ang aesthetics nitong mouse. Ito nga palang HSXJ T66 Wireless RGB Charging Mouse. So hindi na siya gaming, charging na. Mabili ko ulit ito sa Lazada. Siyempre, saan pa ba ako makakabili ng cheap wireless mouse kundi sa Lazada or Shopee lang na galing ng China? Sa paggamit at pagtest ko na itong mouse ay masasabi kong cheap talaga itong mouse, hindi lang sa presyo pati na rin sa kung anong kayang ibigay ng mouse. At may mga bagay din akong nalaman na hindi tugma sa technical specifications na nakalagay sa Lazada page at box nito. Kaya simulan na natin ang review sa physical design nitong mouse. Ang design nitong HXSJ T66 ay parehong pareho sa Glorious Modelo wireless mouse, maliban lang sa RGB lighting placement. Ito ay may ambidextrous frame para sa komportabling paggamit at honeycomb shell para mabawasan ang weight at magkaroon ng improved airflow sa loob ng mouse at sa palad. Matte texture din ang frame ito katulad sa Modelo. Ito ay may length na 130mm, width na 67mm, at height na 38mm. Ang weight naman nito ay 89 grams na hindi tugma sa nakalagay sa box na 81.5 grams. Di hamak na mas mabigat ito kaysa sa Modelo wireless na may timbang lamang na 69 grams. Sa ilalim ng mouse makikita ang apat na skates na may matte texture din. Magaspang ang mouse skates nito at hindi tulad ng Teflon material skates na smooth gamitin sa extended mousepad ko. Makikita din sa ilalim ng mouse ang additional honeycomb holes design, RGB modes button, at ang off mode, on mode, and on mode with RGB lighting switch. Ito ang USB charging port niya na micro USB lang. Ang design nitong mouse ay bagay sa palm grip at claw grip users. Sa katulad kong fingertip grip user at may hand size na 18.5cm ay medyo mahaba itong mouse para sa akin, pero nagagamit ko pa din naman ng maayos. Sadyang mas komportable lang siyang gamitin kung palm grip o claw grip user ka. Ang RGB lighting naman ng T66 ay naiba sa Modelo wireless. Nakalagay na sa ibabang bahagi ng mouse ang RGB strip nito. RGB underglow kumbaga. Makikita din ang Luminous Scorpion logo sa loob ng mouse na nagsisilbing eye candy sa halo design nitong mouse. Wala itong color control maliban sa on and off lang. Meron daw itong 6 na color modes ayon sa Lazada page nito. Pero nang tinest ko ito, meron itong 11 color modes. Ito ay ang steady sa green color, breathing color cycle, tail na color cycle, neon color cycle, response or fast color cycle, wave color cycle, unknown color mode 1, tail mode ulit pero red color lang, alternating color ng green and pink, color streaming version 1, at color streaming version 2. Na pwede mong baguhin gamit ang color mode button na nasa ilalim ng mouse. Gusto ko ang pwesto ng RGB strip nito na nasa bottom part ng mouse dahil ini-illuminate niya yung surface ng mousepad ko at medyo maganda din naman tingnan. Ito ay may 6 na buttons which includes 2 side buttons and 1 DPI button. Ang switch nito ay may 10 million left clicks. Ito ang itsura ng mga switches nito. Hindi ko alam ang brands ng switches nito, pero ang suspecha ko ay generic and cheap switches lang ang mga ito dahil rated na 10 million clicks lang sila. At syempre, very cheap din tong mouse na pinag-uusapan natin. Sa side buttons naman, medyo awkward pindutin lalo na tong button na to kasi mas lumulubog siya kapag pinipindot. Basta alam mo yung satisfying feeling na kapag pumipindot ka ng switch. Well, hindi siya ganun. Sa DPI button naman, ganun din. Medyo nakalabog yung button at kapag pinipindot mo ay mauuga mo itong primary or left and right buttons. Speaking of these buttons, medyo wobbly din ang mga ito pero hindi mo naman siguro mapapansin kapag ginagamit. Ang model ng sensor naman nito ay hindi stated sa Lazada page at box nito. Pero dahil makati ang kamay ko, binuksan ko ang mouse na to para makita ang nasa loob. Meron itong PAW3212DB TJDT sensor na gawa ng PixArt. Nag-quickie search din naman ako sa Google para magbasa tungkol sa sensor na to. Pero wala akong nakitang info na ginagamit itong sensor sa mga gaming mouse or sa mga mouse na may label na wireless gaming mouse. Kaya ang hinala ko ay kadalasang ginagamit ang sensor na to sa mga regular or office class na wireless mouse. Napansin ko din na hindi gaanong smooth ang tracking. Basta yung paggalaw ng cursor kung ikukumpara sa MM711 ko. Nalaman ko din na 250 Hz lang pala ang polling rate nito gamit ang BenQ Mouse Rate Checker na isang dahilan kung bakit hindi gaanong smooth ang paggalaw ng cursor.
Hindi din tugma ang DPI nito on paper sa kung ano talagang meron ng mouse na to. Ito daw ay may 4 DPI levels na 800, 1600, 2400, at 3600 na may color indicator na green, purple, blue, at red na nagbabago sa Scorpion logo. Pero itong mouse na nakuha ko ay meron lamang tatlong DPI levels. Ang una ay 800 DPI na may blue color indicator. Ang susunod ay 1000 ata ito na may red color indicator. At ang pangatlo, pero hindi ako sigurado kung anong DPI nito. Pero ang hula ko ay 1200 to 1400 DPI ito na meron namang color green indicator. Hindi ko alam kung faulty lang itong mouse na nakuha ko at na-oversight sa quality check. Limited lang ang mouse nito sa 2.4G wireless transmission at hindi pwedeng gamitin sa wired mode. Well, technically pwede mo na siyang gamitin habang nakasaksak yung wire, pero para lang yun sa pag-charge nitong mouse at naka 2.4G wireless pa din ang connection mo. So kung gusto mong gamitin tong mouse habang nag-charge ay kailangan nakasaksak pareho ang wireless dongle at itong micro USB cable niya. Nga pala ang micro USB niya ay maikli lang at hindi basta-basta makakagamit ng ibang cable dahil dito sa nakaumbok na parting ito. Meron daw itong 10 meters of wireless working distance pero nung sinubukan ko ay umabot lang ng 6 meters para magamit ng maayos. Tinest ko din naman ang delay nitong wireless mode sa slow motion na may 960 frames per second gamit ang Pocophone F1. Makikita na bahagyang naiiwan ang cursor sa paggalaw ng mouse pero hindi pa din naman noticeable ang delay na ito sa real world usage or gaming. Meron itong 750mAh rechargeable lithium battery na mukha naman din tatagal lalo na kung walang backlight. Magkakaroon ng ilaw sa LED habang nag-charge ang mouse at mawawala naman kapag fully charged na. Automatically din itong nagto-turn off after 1 minute nang hindi ginagamit at kailangan mo lang gamitin or galawin para mag-on ulit. Sa aking game testing, sasabihin ko na agad na papasa pa din naman itong mouse sa gaming, kaso nga lang may mga cons at limiting factors ito kung gagamitin mo sa competitive gaming. Unang-una ay ang DPI na limited lang sa 3 levels at ang pinakamababa pa nito ay 800 DPI. Kung sanay ka sa 800 DPI, ay syempre hindi mo na kailangan mag-adjust. Pero iba ang kaso sa mga tulad kong sanay sa 600 DPI at lalo na sa mga gumagamit ng 400 DPI. Kailangan na kami pa ang mag-adjust para sa mouse upang magamit siya ng ayon sa aming nakasanayan. Pwede din namang baguhin ang sensitivity ng mouse gamit ang Windows mouse settings or in-game mouse sensitivity. Kaso nga lang syempre tedious yun at kailangan pang pakiramdaman. Sinubukan ko ang 800 DPI nito sa Aim Labs at Apex Fire Range at masasabi kong kailangan talaga ng adjustment kung hindi sanay sa ganitong DPI. Madalas na sumasobra ang pag-usog ko ng mouse para matamaan ang targets, lalo na kapag fast reaction. Kaya ang ginagawa ko ay medyo napapatigil ako ng konti para may siguro ko natatama yung cursor sa target. Ikalawa ay ang sensor. Masasabi kong hindi talaga ito yung sensor na ginagamit sa mga labeled na gaming mouse dahil parang meron itong mouse or cursor skipping. Isama na din natin ang polling rate nito na 250 Hz na mas mababa sa kadalasang ginagamit ng mga gaming mouse na may 500 Hz to 1000 Hz polling rate. Isa din sa mga observations ko ay medyo mahirap siyang gamitin sa extended mousepad ko na may fabric material at microfiber surface daw, sabi ng nabilan ko sa Lazada nitong mousepad. Dahil ata ito sa ma-texture ng skates, kaya parang kumakapit yung skates sa mousepad at pinipigilan niya mag-slide yung mouse sa nakasanayan ko. Pero kapag direkta naman sa surface ng desk, ay di hamak na mas madulas at nawala na yung resistance kumpara kapag gamit sa mousepad. Sa timbang din niya na 89 grams, ay mahirap sabihin na lightweight ito. No? Siguro pwede pa din naman, siya lang yung pinakamabigat sa kategory ng mga lightweight mouse. Mas mabigat pa nga ito kaysa dun sa Logitech G102 wired mouse ko na walang honeycomb holes eh. Isa ding disadvantage ay ang lack of software. Wala itong software para makustomize mo yung mouse settings nito, pati na rin yung RGB. Kaya nakadepende lang talaga sa buttons ang customizations ng RGB at DPI nitong mouse. Pero gayunpaman, kahit madaming cons sa mouse na ito dahil sa mga limitations, ay masasabi kong pwede pa din naman itong gamitin sa gaming. Usable pa din naman siya kahit sa competitive gaming na kailangan ng fast reflex. Papasa pa din naman para sa isang casual gamer na katulad ko. Pero syempre iba pa din yung mga mouse na may better sensors pagdating sa competitive gaming. Sinubukan ko din naman mag-flick shots gamit ang mouse na to. Pumasa pa din naman siya sa test ko. At hindi issue ang small delay na nakita natin sa slow-mo footage kanina. Justifiable ang mga features na kaya lang nitong ibigay para sa presyong 550 pesos lamang. Tulad nga na sabi nila, you get what you pay for. Maganda at may gamery aesthetics ang design niya na halos kamukha na talaga ng sa Modelo Wireless. At para sa akin, mas gusto ko yung placement ng RGB strip niya na nasa baba. Hindi lang talaga para sa lahat ng mouse na to, dahil sa dami ng kanyang limitations. Sa tingin ko, ang target audience talaga nito ay yung mga gumagamit ng 800 DPI or yung okay lang sa kanila mag-adjust ng sensitivity. At ang habol ay may gamery aesthetics with a very affordable price.
At syempre, huwag din natin kalimutan na kahit 550 pesos lang ang price nito, ay wireless mouse pa din naman ito. Na gaya nga na sinabi ko kanina, acceptable pa din naman sa gaming. So ayun, kung limited lang po talaga ang budget mo sa 500 to 600 pesos at gusto mong sumubok ng wireless mouse na may honeycomb design at RGB lighting para sa iyong long gaming sessions at hindi ka naman masailan sa mga shortfall nitong mouse, ay ano pang hinihintay mo? Add to cart now! At ayun, dito na po nagtatapos ang aking video. Salamat po! If you like this video, please give it a thumbs up. And if you have questions or queries, drop it in the comment section below. For more videos like this, hit the subscribe button and click the notification bell.